Totoo po ang sinasabi nila na kinakain ng mga Chinese ang kahit anong makakain, mula po sa mga lumalangoy sa dagat, mga gumagapang sa lupa, at mga lumilipad sa himpapawid. Sa katunayan nga, ayon sa ilang mga pag-aaral, ang coronavirus ay nanggaling sa wet market na punong-puno ng mga ibinebentang mga hayop. Kaya sa videong ito ay sabay-sabay po nating alamin ang 10 weird na mga pagkain na kinakain ng mga Chinese. Pero bago ang lahat, ako nga pala si Kuya Eddie at ikaw ay nasa kwentong Aha, kung saan pinag-uusapan ang mga nakabibilib na mga istorya. Kung mahilig ka sa ganitong mga content, ay click subscribe and hit that bell icon para makasama pa namin kayo sa mga susunod nating mga kwentuhan. Salamat pala sa channel na Forever Green na siyang source natin sa videong ito. Number 10. Deep Fried Spider o Pritong Gagamba. Kung sa Pilipinas, ang mga gagamba ay pinaglalaruan ng mga bata at inaalagaan ng ilan sa kanilang mga bahay para kumain ng lamok. Sa kalye ng China, paborito itong merienda ng mga tao. Kung ikukumpara natin ito sa Pilipinas, para itong mga isaw o kwek-kwek na inilalako sa mga kalye. Well, masarap naman daw ang mga gagamba, lalo na't malaman ang kanilang mga legs. Ano kayang lasa ng tiyan ng gagamba? Number 9. Sea urchins na may itlog. Ang mga sea urchins ay karaniwang kinainisan ng mga beachgoers dahil sa delikado ito kapag naapakan mo dahil sa malatinik nitong shell. Pero sa China, ang mga sea urchins ay paboritong merienda ng mga Chinese. Simple lang ang pagluluto nila dito. Ini-steam ang mga sea urchins at matapos maluto, hahatiin ang shell upang makuha ang malinamnam na laman sa loob. Pero bago nila lantakan, ay hahaluan po muna nila ng hilaw na itlog ang laman ng sea urchins. And yes, ready to serve na ang malinamnam na mga sea urchins. Ano kayang mas masarap? Ito o balut? Well, punta na nga tayo sa number 8 ng ating listahan. Walang iba kundi ang jellyfish salad. Tulad po ng mga sea urchins, delikado ang mga jellyfish para sa mga beachgoers. Kapag kasi ikaw ay na-sting ng jellyfish, aray ko po, napakasakit nito at ang ilan pa ay nakamamatay dahil nga po sa lason. Pero walang binatbat ang sting at lason ng jellyfish kapag nagutom ang mga Chinese. Matapos ma-steam ay hinahati nila ito sa korteng mala noodles. Pagkatapos ay hahaluan po nila ng mga hilaw na gulay, soy sauce at sesame oil. At magiging ganap na salad na ito. Minsan, kinakain din nila ng hilaw ang mga jellyfish. Kung titignan, ay parang malalambot na pusit ang mga jellyfish. Pero kapag kinakain daw ito, crunchy di umano ang texture ng jellyfish. Number 7. Scorpions. Ang mga kinakatakutan mong scorpions ay kinakain din po sa China. Pwede kang mamili kung fried, roasted o grilled ang gusto mong luto sa mga scorpions, depende sa kung anong lasa ang trip mo. O may nakalimutan pala kaming isama. Pwede rin palang kainin ng buhay ang mga scorpions. Opo, gumagalaw pa. Napaisip tuloy kami kung hindi ka kaya may sting ng buhay na scorpion. Hindi rin inaalis ang buntot ng mga scorpion kapag kakainin ito dahil ayon po sa kanila, nawawala naman ang laso nito kapag naluluto. Minsan, hinahalo din ang mga scorpion sa mga inumin kasama ang ibang mga halamang gamot. Tama po, ginagamit din silang gamot ng ilang mga Chinese. Number 6. Snake soup o sinabawang ahas. Dati, ang snake soup ay karaniwang kinakain lamang ng mayayamang mga Chinese dahil may kamahalan ang putahing ito. Pero nang tumagal, naging common na rin itong pagkain kahit sa hindi mayayamang mga Chinese. Sa paggawa ng kanilang snake soup, kailangan mo lang syempre ng ahas, mushroom, konting manok, luya at iba pang mga secret herbs and spices. Pinaniniwalaan din nila na gamot ang ahas sa maraming mga sakit tulad po ng arthritis. Ginagamit din ito sa pagpapaganda ng daloy ng dugo. Well, aaminin ko kabayan, nakatikim na ako ng adobong ahas at masarap naman po siya. Number 5. Fried cicada o pritong kuliglig.
Kung hindi po ninyo alam, ang mga sikada o kuliglig ay parang malalaking langaw na maingay sa gabi. Ayan, kaway-kaway po sa mga laking probinsya dyan. Sa China, binabarbecue at dinideep fry nila ang mga sikada. Nire-recommendang kainin ang sikada dahil sa pinsalang dulot nito sa mga pananim. Well, wise decision naman nga po. Kesa patayin mo at sayangin, bakit di na lang gawing lamang tiyan? Isa pa, napakasarap di umano ng mga kuliglig. Crunchy ito kapag naluto at lasang hipon. Isa pa, mainam daw na source ng protina ang mga insektong ito. Number 4, pigeon on a stick o barbecue kalapate. Sa Northern China, hindi usong mag-alaga ng kalapate para sa racing. Nag-aalaga sila ng kalapate bilang pagkain. Kalimitang makikita ang mga barbecue kalapate na ibinibenta po sa mga kalyen ng China. Marami ka ring flavors na pwedeng pagpilian dito. Tulad na lang po ng barbecue, spicy, honey roasted at iba pa. Tulad sa ating bansa na kinakain ang ulo ng manok, kinakain din po ng mga Chinese ang ulo ng mga kalapate. Well, sabi nila malasa at tender ang karne ng kalapate. Sana lang mga kababayan, kung kayo po ay may alagang mga kalapate, please lang. Sana ay huwag kayong mahikayat na kainin sila. Number 3, pig brain o utak ng baboy. Ang pinakuluang utak ng baboy ay paboritong pagkain ng mga Chinese sa matagal ng panahon. Gustong-gusto ng mga Chinese ang nilagang utak ng baboy dahil sa kakaibang lasa at texture di umano nito. Para ka di umanong kumakain ng linamutak na tokwa na lasang butter at taba ng baboy. Parang ang weird naman ata ng lasa. Nilalaga nila ito kasama ang ilang mga spices. Well, kung gusto nyong subukan mga kababayan, ay hinay-hinay lamang po kayo dahil sa mataas ang kolesterol ng utak ng baboy. Para sa susunod nating bilang, ay alam ko pong natikman nyo na rin ito o baka nga paborito nyo pang kainin. Number 2, balot. Alam nyo mga kababayan, mahigit 200 years na pong kumakain ng balot ang mga Chinese. Well, kung tatanungin po ninyo ako, hindi ko alam sino ang mas naunang kumain ng balot, ang mga Pinoy ba o ang mga Chinese. Sa China, ang balot ay parang ice cream ng mga Chinese tuwing summer, kasabay ang isang malamig na beer. Noong una, ang balot ay itinuturing na high-class dish. Pero nang lumaon, tulad dito sa atin, naging karaniwang pagkain na ito para sa maraming mga Chinese. At bago natin sabihin, ang number 1 sa ating listahan, ay siguruhin po muna ninyong nakapag-subscribe na kayo sa ating channel para hindi kayo maiwan sa mga susunod pa nating kwentuhan. Number 1, duck blood soup o pinakuluang dugo ng pato. Ang duck blood soup ay isa sa pinakapopular na pagkain sa China na karaniwang makikita sa mga noodle shop. Paborito rin kasi nila itong isahog sa mga noodles. Malimit silang kumain ng duck blood soup tuwing winter bilang pampainit at may iba naman po na paborito itong midnight snack. Sinasabi rin ng mga Chinese na masarap itong samahan ng isang malamig na beer. Ayan, parang mahilig po ata sila sa beer. At ayan po ang ating listahan. Ano naman pong masasabi ninyo sa ating kwentuhan ngayon? At kung kayo ay may tanong o kaya ay may suggestions para sa susunod nating topic, just comment down below. At bago tayo magtapos, ay batiin muna natin ang mga kababayan natin na nakakwentuhan natin sa mga nakaraan nating videos. Shoutout po sa mga sumusunod nating mga kababayan. Muli po kami nagpapasalamat sa lahat ng sumusuporta sa channel na ito. Kung gusto po ninyo makasama sa mga susunod pa nating kwentuhan ay muli, click subscribe and hit that bell icon. Nagpapaalala nga pala kami mga kababayan na
Ingat tayo ngayon sa kumakalat na sakit. Umiwas sa matataong lugar at panatiling malinis ang ating katawan. Siyempre, palakasin din po ninyo ang inyong resistensya. At para naman sa mga estudyante na walang pasok, naku, alam kong atat na kayong gumala, pero iwasan po muna ninyo para sa inyong kaligtasan. Muli ako po si Kuya Eddie na nagsasabing, aha, may bago akong nalaman. Thank you for watching and see you next time. Goodbye.